beside advice your siblings. Advice po, mami, sa magiging jowa niya. Wala ka na. Ang advice na raw bibigay niya, itaas mo yung kamay mo. Ganon, may baril. Kung nakikinig ka man dyan, kung nandiyan man sa live, nasaan ba dyan? May live ba rito? Magiging advice na, kung maririnig niya ngayon, ano lang, sana ikaw na. Ah, may nag-hello na isa. Sabi ko sa'yo. Ay, sino mga desisyon mo sa buhay? Nandiyan daw, nakikinig dito yan sa ano, sa nasa Kumu daw. Ano bang ma-advise ko sa lalaki yung magiging boyfriend ng anak ko eh? First, syempre, ask for God's help. Lagi yun, lagi naman eh na. Hindi nyo naman sabihin mo, mamahalin mo siya. Pero mas maganda yung pag meron pa rin kayong guide ni God na bago ka, alam mo yun, bago mo gawin yung isang bagay. Siyempre, you ask for help kay God. Nako, may racket dyan, go ako dyan. Parang ganun siya, may racket dyan, go ako dyan. So ako, hindi ko naranasan yun. So, yun, 14, sobrang happy lang. Walang phone, laro ng volleyball lang, laro sa labas lang, you know, parang, ano lang, masaya lang, masaya lang. Simple lang, oo. Pasaway. Ewan ko nga, nagkaroon ako ng dalawang kapatid. Hindi niya ba naranasan na yun, yung mga ganyan? Ha? Hindi niya ba naranasan na yung mga ganyan? Hindi. Naranasan sa labas-labas? Oo. Maglalaro tayong Chinese Garter, Julia. Huwag ka mag-alala. At saka tumbang preso. Parang hindi for long term, parang ganon. Kasi mga pinsan ko naman po kapit-bahay ko lang, so ready to go lang, taya-tayaan, tumbang preso. Ganun. Kaya, ayun. Oo, nakakamiss din yung ganun. No? Sabi ko nga sa kanila, mas masarap yung buhay noon. Kasi walang phone. Tapos ka talaga, pagpupunta ka talaga sa kapitbahay, oy, kain tayo dyan! Meron ka bang bigas dyan? Ganun, meron ka kinain. Hindi, lagi tayo nangungutang kila Ate Marge. Sino daw? Sino? Sino? Yung kapitbahay namin, naku, kung wala nang kinig ka man po, wala na kaming utang, ha? Tari-tari store. Sisigaw kami, Ate Marge, meron po kayong 2 kilong bigas. Ah, meron! Utang alis po. Na. Ah, titignan ko muna kung meron, ha? Sabay bawi. Parang hindi na pala kasha yung ano, 1 kilo, sabi niya. Tapat ng bahay namin yun, te. Pag alimbawang ganon, sasabihin namin sa kanya na ano, Ate Marge, laging bigas ang utang namin doon. Kasi lagi kami pag 2 kilo lang. Dapat yung 2, yung 2 kilo na yung mga 5 days dapat namin yun or 6 days. Kung pwede pagkasyahin ng 7 days. Kaya medyo payat ako noon. Alam na, mga ano, kailangan natin pagkasyahin yung mga bagay-bagay. Kaya pag utang, ay, ano po, nag-exceed na po kayo ng utang. Parang credit card. Magkano na po ba yung utang namin? 2,000 na. Naku, hindi na kami mapapautang. 2,000 na. May limit pala, oo. Sa tatawagan kayo, no, ma'am? Diba? Diba? Kaya ganon. Ganon yung mga buhay-buhay before. Parang, it's okay. Masaya naman, masaya. Sobrang thankful kami naranasan namin yung ganong buhay. Kasi pag, ano, kung if ever na susuko kami, ganon lang ang buhay namin. Hindi namin to, wala na mga pangarap sila. Parang, totoo. Sabi nga nila, diba, Tita, you will appreciate everything when you have nothing. Oo, totoo. Ang ganda yung isip ko yun, tagal ko iniisip. Sabi ko, tama ba? Inunggal ko dapat eh. Sana, kaya lang, ano eh, huwag na lang. Ano ibig sabihin nun? Nang alin daw po? Yung in-English mo kanina. Basta, okay na yun. Basta nagkaintindihan po tayo dito. Ayan, eto, actually, eto last question na to eh, from Julia. Eto. For ate daw. Wait lang, isang saranghin mo. Dito ay nakakalimutan dito. Masyado ako nadadala eh. Nadadala ako ng emosyon eh. Isang saranghe naman dyan. Saranghe. Oh my God. Message ni Ate Sash na Ate Isabella for mom. Wow, napasali ako at si Julia di mo sinali. Message daw ni Ate Isabella at ni ano kay mami. Guys, isang saranghe. Thank you guys for following and for para sa mga bagong pasok. Please don't forget to follow Sash na here on Kumu and sa Instagram. Sa lahat na. To follow nyo. Yung ano mo ay, i-ano mo yung ano mo, Kumu mo ha. Ayo. Instagram mo, then Facebook mo. I-follow nyo din ako. Kung hindi
labag sa puso niyo, i-follow niyo kung hindi naman masyadong ano yun, no? Kung hindi naman masyadong mabigat sa inyo. Follow niyo na din ako, guys. Isabella Beatrix po. Tsaka sa Instagram, same-same lang yan. Sana all may pang virtual gift. Hello! Wow, Cyril. Kanta ka, Ate Isabella. Pag napa-50K natin to lahat, isang buong album pa. Guys, isang ano, isang saranghe para, ito last, ano na to eh. Last question na to for Sashna and for Mommy from Julia. Oo. Sige po, follow ko po kayo. Uy, salamat, Joel. Ilista mo pa yun sa ano mo. Anong message mo sa anong message mo sa Laparan fam po, Miss Isabella? Message ko? My God, ang... Ay, saranghe! Ayan, tapos na ang message ko, guys, kasi nagpasaranghe na. Thank you, Cyril. Ayan, mamaya na yung message. Ito, ito, last question muna. Last question. Ding, ding. Julia Tutate, what are your biggest goals sa life? Biggest goal? Parang pagkakin na yan kanina, ma. Na, not yet. Di pa. Biggest goal ko, maging happy. Hindi ko kasi ang success sa akin kasi hindi dahil meron ka nito, nagawa mo ito, na-achieve mo. Feeling ko yung success sa akin kapag happy ka talaga. Yes, totoo. Always be happy. Totoo yan. Correct. Oh, to be a billionaire. Ako in goal ko talaga. Kahit hindi nyo ako tanong, sasagutin ko. Yun yung goal ko. ML tayo, mami. Papa ML na rank ba? Ito, ito, question naman ni Julia for Mommy. What advice, pang Miss Universe, what advice would you give to your younger self? Ah, oh, nakakaiyak yan. Anong advice ko sa younger self ko? Tagalogin mo nga, anak. Kaya pala nakaiyak, oo. Hi, Mika! Tagalog yan. What anong magbigay mo na advice or payo sa... sa ano? Ganon, tita. Yung bata? Hindi, ano, sarili. Yung bata, nung what advice would you give to your younger self? Nung bata ka, ano yung mabibigay mong advice? Talagang ina sa sarili mo. Talagang ano, no? Talagang, hindi ko kasi alam yung... Talagang kinana niya talaga, no? Yun lang, parang ngayon... Hindi ano siristo si Julia. Hindi. Ano yung mabibigay mong advice? Sa sarili, dati kunyari, ko. Kunyari, kausap mo kayo sa younger self mo. Tagalog mo. Alam ko naman, hindi ka marunong mag-Tagalog. Nga lang, basta ano mabibigay mo. Advice sa sarili ko dati. Oh, ano? Yun. Nakuha, tumpak. Advice ko sa'yo, younger Tintin. Ang tawag niya sa amin dati, Tintin. Mm-hmm. Hmm. Advice ko sa'yo, dapat lagi mong sabihang I love you yung mama mo. Tsaka dapat nagkaroon ka ng goal sa sarili mo noon. I mean, ano ba ang advice ko sa'yo? Ah, oh, nakakaiyak. Ano mga advice ko? Actually, naging masaya naman ako na maaga ako nag-anak. Kasi nakasama ko siya nang malakas ako na alam mo yun, hindi ko naman ina-advise to sa mga bata na mag-anak kayo na maaga, no? Siguro yun ang binigay sa akin ni God na mag-anak ako ng, nakapag-anak ako ng maaga. Kasi katigasan din ng ulo, pasaway, kaya mo. Kasi malakas talaga ako. I mean, ano ko eh, fighter talaga ako eh. Yun ako eh, fighter ako, kaya ko to. Parang buhay ko to, kaya ko to. Ganun ako eh. Kumbaga, ano ko to eh, kakayanin ko to eh. Nung dati kasi bata ako, hindi ko na nga sabihin na advice na ano eh, naging, kasi ikaw, Tin, naging mabuti ka rin namang anak. Pero, naging pasaway ka. Siguro next in life, mas gagalangin mo yung magulang mo. Ganon, yun lang. Siguro yun. Mas gagala. Alam mo, parang nakulangan lang ako nung bata ako na ginalang ko sila. Parang nakulangan lang talaga ako. Ano kasi, ngayon ko na na-realize na nagkaroon ako ng family na importante pala iparamdam mo yung respect. Even nagkakamali sila sa'yo. Of course, malaking
halimbawa, may magulang kang masama or may magulang kang something na hindi naging mabuti sa'yo, yung buhayin ka lang nila, is malaking halaga na yun eh. Malaking bigay na nila yun sa'yo. Yes. Oo, parang sa akin, for me, hindi ko yun naparamdam sa kanila dati nung bata ako na parang, kasi syempre, yung buhay naman namin before is just like, meron kaya sila mama, tsaka sila papa. Ay, nagpaalam. Narinig namin dito. Narinig namin. Okay lang, payag kami. Pwede. Okay. So, yung buhay namin dati, hingi ng pera. Parang naramdaman ko na wala silang sa aming time. Kasi nagtatrabaho sila. Hindi ko naramdaman yun. Bakit sila nagtatrabaho? It's for us. Kasi bata pa ako. Parang tayo, kasi di ba, nagre-rebelde tayo agad na, panay pera, yun lang binibigay niyo sa amin. Parang wala na kayong time sa amin. Hindi na kami mahal, ganon. Yun ang naisip ko before eh. Yung pala, ngayong matanda ka na, may isip mo na ginawa nila yon para sa future mo din. Parang, para sa iyo yun eh. Hindi naman, ayun, sino bang gusto mapagod? Di ba? Sino bang gustong magtrabaho na kakayod talaga na hanggang madaling araw, di ba? Pero para sa ating mga bata, dapat marunong kayo mag-appreciate ng ginagawa ng magulang yun. Huwag kayong magtampo. Pwede nyo naman sabihin na, ma, pwede bang may isang araw tayong mag-bonding or isang araw tayong magkasama, walang work, walang phone. Anong pwede nyo naman yun sabihin sa magulang nyo, maging open lang kayo lagi. Ako kasi walang ganun eh, hindi ko nasabi sa kanila yun eh. Nag-rebelde lang ako, naging rebelde lang ako. Kaya yun, napaaga yung anak ko. So, yun naman lagi ko sinasabi sa anak ko. Kaya naging ganyan si Sash na din na in-open ko rin siya na sana, Sash, pag may gusto kang gawin, sabihin mo sa akin. Hindi ako, wala kang maririnig sa akin. Sa akin mo lang sasabihin na secret mo kasi hanggang mamatay ako, baon ko yung secret mo. Hindi ko pagsasabihin yan kahit kanino. And it, ganun ang lumaki siya, kaya hanggang ngayon, di ba, sabi niya 30 na siya mag-aasawa kasi na-enjoy niya. Na-enjoy niya yung buhay kasi hindi ko siya pinaghikitan. Wala. Ano lang ako, pag alam ko naman mali, sinasabi ko sa kanya. Pero pag halimbawang, masaya ka dyan, sige lang, go. Di ba? Mas masarap kasi sa buhay yung nai-enjoy ng mga bata yung gusto nila. Kasi pag masyado kang mahigpit as a mom, nako, doon sila lalong ano eh, doon sila lalong nag- doon sila lalo nang gigigil. Di ba? Doon sila nang gigigil. Ba't ayaw nila pagawa? Gagawin ko to. Ganun. First na inom ni Sash na, kasama ako. Di ba? At least kasama ako. Totoo. Di ba? At least nakikita ko siya. I mean, nakikita ko siya umiinom. Hindi niya ako kinahihiya sa mga friends niya. Yung ibang mga bata, di ba? Yung kasama nanay ko, iinom ako. Hindi kasi siya ganun eh. I mean, gusto lang niya talaga. Umiinom lang siya. As in, umiinom lang siya. 21 sa mga friends. Kaya kayo, nimbawa, ang i-close niya lagi para hindi kayo mapahamak. Mama niyo. Promise. Tinan mo, lumaki si Sasha ng ganyan. Lumaki siya ng, ang tawag dito, lumaki siya ng walang nililihim sa akin. Kasi, gusto ko yun eh. I mean, hanggang sa paglaki mo, ako ang best friend mo, di ba? Ayun, si Sash na nasa likod. Ayun, ang dami naghahanap kasi si Sash na. Mamaya, umigil kayo dyan. Okay, umalis para bumalik. Oo, nandiyan lang siya. Yun lang naman yung mga tipong, na-realize ko ngayong magpo-41 na ako, di ba? Bata pa ako. Di halata, parang 30. Tsaka ang sarap-sarap kasama mo yung anak mo na nag-out of the country kayo, tapos nilibre ka niya. Tapos minsan kala niya dudugain ko siya kasi may sarili rin naman akong pera, di ba? Kuya, pera ko to ah. Ganon kaming dalawa, di ba? Parang, tsaka never yan naghawak ng pera si Sashna. Ayun yung kinakatuwa ko sa kanya. Pero siyempre yung bank account niya, nakapangalan sa kanya. Pero pinagkatiwala niya sa akin yun. Kasi siyempre wala naman akong bisyo or anything. Nakikita niya yung pera niya. Hindi siya ano... Hindi siya tipong ano, hindi niya ako kinatakutan na papahawak ko sa mama ko to or ano to, baka ubusin ng mama ko to. Hindi. Nagtiwala siya sa akin na isa rin yun sa thankful din ako sa mga anak ko na hindi sila madamot. Talagang kahit hawakan niyo yung bag niya, mama, wala akong pera dito, pero 1,000. Ganun pa yan. Masaya 1,000. Totoo. Kaya ano siya eh, parang wala naman sa kanya yung pera. It's just a paper. Parang pera yung tiwala sa'yo.
hindi, parang paper lang, pero yung ibigay ng anak mo yung tiwala sa'yo, yung lahat ng pinagpaguran niya, sa akin bilang nanay, masarap yun. Masarap yun. Pero, meron pa rin mga tipong tinataawayan pa rin, di ba? Yun lang yun, mga ganong mga bagay-bagay. What is one paper only? Paper only. Hello po, Ate Sasha. Advice po, Mami, sa magiging jowa niya. Saka na! Ang advice na rin ibigay niya, itaas mo yung kamay mo. Ganun, may baril. Kung nakikinig ka man dyan, kung nandiyan ka man sa live, ano naman yan, may live ba rito? Magiging advice na, kung maririnig niya ngayon, ano lang, sana ikaw na. Oh, may nag-hello na isa. Sabi ko sa iyo. Ay, sino mo mga desisyon mo sa buhay? Nandiyan daw nakikinig dito yan sa ano, sa nasa phone mo daw. Ano bang ma-advise ko sa lalaking magiging boyfriend ng anak ko? First, syempre, ask for God's help. Lagi din, lagi naman yun. Hindi nyo naman sabihin mo, mamahalin mo siya. Pero mas maganda yung pag meron pa rin kayong guide ni God na bago ka, alam mo yun, bago mo gawin yung isang bagay, syempre, you ask for help kay God. Tapos, mas maganda yung, ang tawag doon, Julia? Sabi mo nga sa akin, kasi nasabi ko na sa kanya, charot! Ne, ano? Nasabi na pala? Maging consistent lang. Kung ano yung pinakita mo sa kanya ngayon, dapat ipakita mo yon hanggat nabubuhay ako. Kung hindi, yari ka sa akin. Yari ka? Sana kayo na kuya ha, tapos libre mo ako sa 7-11. Naku, meron na, sana kayo na daw. Sana kayo na kuya. Naku ha, libre mo ako sa 7-11 ha. Milkis lang kung nakikinig ka man. Eto sa future kasi to, ikaw naman. Magiging future ano ng future ni ate mo. Kasi ate mo wala pang jowa. Nakisabay ako. Hinintay ko bumuka yung bibig. Para sumabay ako doon. Ayun lang, yung parang maging consistent lang siya kung ano yung pinakita niya ngayon. Yazzer! Ash na. Ipakita niya yun hanggang tumanda sila. Hanggang sa kapu-apuhan nila na ganito ko minahal yung asawa ko. Ganito ko siya unang niligawan. Ganito ko siya inintindi. So hanggang matapos yung buhay nila, masasabi mo na hindi ako nagbago. Pangako ko yan sa mama mo. Oh, di ba? Puro reveal, reveal. Puro kayo ganyan. Itigil niyo yung pa-reveal niyo. Eto naman, maiba naman, si Sash na naman, at saka si Julie, ano na lang yung message niyo para sa mami niyo before tayo mag-end? Kasi, ay, hindi kaya ko naman hanggang bukas. Kaya natin salubungin yung Mother's Day dito. Hindi pa, sa ano pa naman? Sunday pa, huwag ka mong madali. Sunday pa. Thank you! Grabe na try. O, si Julia muna, dalbunso ka. Ano, message to you. I'm always thankful and grateful to God na meron akong ikaw. Chester! Hi, Kuya Chester! At lagi ko namang papakinggan yung mga advice mo sa akin sa life. And yun. Hindi kasi naman nakamating. Umiiyak. Hindi naman ako. Hindi ako titingin para di ako maiyak. Alam mo, Chester, I love you. Anak ko rin yung krong-krong. Mukhaan, thank you dahil tinuruan mo kami. Magpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man yan o malaki. Magpasalamat palagi sa Diyos. At yun, thank you so much. I love you. Ayun na. Hindi siya artista talaga. Sabi mga anak mo may siwang, o, di ba? Yeah, sobrang love ko yan si Chester. Ayan, si Sash na naman. Hindi kasi kami magdrama ni Mama eh. Hindi kami magdramahan lagi ni Mama eh. Siguro nagdramahan na kami pag broken hearted ako, ganyan. Pero pag as ako, tsaka siya, hindi kami nagdramahan dalawa. Hindi ako iyak.
Ayoko talaga lang ganito na kaya. Ito po ang kwento. MMP. Hindi ako masabi sa kanya ng I love you. Malamahal kita. Hindi ako ma-thank you. Masorry. Aww. Ayoko umiyak dito. Sabi ko sa'yo. Grabe. Ganon. Alam niyo naman kung gano'n ako siya kamahal. Kahit may time na nakakalimutan ko siya. May time na mas may pinipili akong ibang tao. Kaysa sa kanya. Yung mga ganun time na talaga. So, pero siya yung tao na kahit ilang beses kong alisan, siya lang yung babalik-balikan ko, yung handa ako. Handa, ano yun, handa akong iyakapin ulit. Ganun. So, daming beses kami nag-aaway niyan, sobra lahat. Ilang beses na akong binugbog. Ako, ito na po, Pideya, pupunta na dyan. Ililigtas ka na po, taas mo lang yung kamay mo. Ano, masasabi ko lang sobrang meron akong best mom talaga. So, may cool ako na mom. Sobrang sinabi ko rin ito. Thank you. Oh, taas ka lang naman. Nakakaiyak kung ganito. Uy, hindi, sabi mo, kaya mo yung walang cellphone. Naku, may nagsiselfone na dyan. Wala ito, invisible. Ayun, so... I love you, Sasha and Julia, syempre. Sabihin naman sa mga bagay, bakit ako nagpapatuloy na maging malakas kasi gusto ko pa sila makasama. Parang hindi ko pa nakikita yung... na gusto... Alam mo, lagi ko... Yun ang naman ang hiling ko lagi kay God, na bigyan niya pa ako ng lakas. Kasi kahit gusto man nating mabuhay, pero hindi na inaadya ng Diyos, di ba? Wala tayong magagawa. Pero pag may purpose ka pa sa mga anak mo, tapos gusto mo pang mabuhay, syempre, bibigyan ka ni God ng lakas, di ba? Ng magandang pag-iisip, mabait na puso, para at least, yun yung maituturo mo sa mga anak mo pag laki nila or pag nagkaroon na sila ng family, di ba? Yun lang naman yun eh. Kaya nga, everyday talaga, yun ang dasal ko. Na, yan, pag gising ako sa umaga, malakas ako, may matino akong pag-iisip, meron akong mapagmahal na puso kasi yun ang maibibigay ko sa mga anak ko. Yun na. May question na. Meron akong nakitang flowers dyan. Kayo na galing yan. Sabihin dito, ma'am. Pati yung flowers na kit. Ay, kasi di ba ito sinabi mo na? Wala, OMG. Para sa akin pala yung flowers. Oo, tita, para sa Mother's Day. Yun, ito naman. Message ni ate, uy, naka ba, hindi pa nga ako natatanggap sa pamilya na parang. Message naman Isabella para kay mama. Oo. For me. My God, nakakaiyak. Oh, pati ako naiiyak. Hindi, ang message ko kay tita, ito super, ano to, totoo to na. Nakita ko kasi kung kahit sa sobrang bilis lang namin nagkita ni tita, no, dalawang beses lang, makikita mo kung gano'n niya kamahal si Sasha na nun eh, talagang yeah. Hindi, totoo talaga yun guys, ha, kung makita niyo talagang mararamdaman niyo yun talaga na iba yung pagmamahal. Kasi yung first meeting namin nun talagang hindi siya masyado natuloy. Nakita mo yung worry nun kay tita na parang hindi siya mapakas. I can feel this.
tayo dyan, mga tao.